karambola sa DWIZ. Programang sasamuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hugsan, pero pwedaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa impilan, Conrad Banal, Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website, dwiz882am.com. At dito maida-download ninyo ang DWIZ app for iOS and Android phones. Live din po kami sa aming Facebook page at YouTube channel. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, subscribe, and comment sa aming very exciting comment section. Para dun sa mga nanonood at nakikinig sa amin sa radyo, mayroon po kaming text line where you can participate in the discussions, 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. Mapapanood din po kami sa aming digital free TV, channel 23, Adio 23, sa Sky Cable, channel 72, Signal, channel 24, TV Plus, channel 27, and GMA Afford the Box, channel 32. Available din po kami sa ibang mga TV devices and TV receivers. Rescan lang po at lilitaw na po ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning. Happy birthday muna. Aking kaibigan si Cory. Oo. Salientes ang, na Risma. Ang walang, ano, walang dating business editor ng Philippine Daily Inquirer. Batang-bata pa rin ngayon si Batang-bata ba si Cory. Okay. Walang kakupas-kupas. Pero hindi siya hinahanap ni Chot Reyes. Hindi. Ay, ganun. Si parin Jonathan ang hinahanap. Hinahanap ko rin siya. Naghahanap pa kami. Naghahanap pa kayo. Maghahanapan pala kayo. Maganda nga yan. Maganda yan. Gusto mong malaman kung saan siya nagpapatahi yes, ng Merkana? O Merkana. Hindi patahi yun, pare. Hindi patahi. Pasadya yun, pare. Yun yung mga... Given. Kasi, alam mo, in basket... Branded yun eh, branded. In basketball, you have to have passion. Yeah, sinabi tama. Niya. Ganun ba yun? Sabi ni Dennis Principe. Sabi ni Dennis Principe, nagkamali na intindi si Coach Chot. So, okay. Passion pala. Passion, hindi passion. Passion and beauty tips. Okay. Yun. Grabe, 30 billion pesos na raw. Ang nasabat ng Marcos administration so far ng mga illegal drugs. Mm-hmm. 30 billion pesos, ganun kalaki pala yan. Yun yung nahuli pa lang, pare. Yeah. Sabi ng House Committee on Dangerous Drugs, oh, oh. Ang chairperson niya, no, chairman, Robert Ace Barbers. Okay? Ang dami nun, that much. 30 billion pesos worth of illegal drugs. Yan yung mga nasabat. Oh. Ha? Yan yung mga nasabat. Mga nakalusot. So may nakalusot pa yan. May mga nakalusot. Ibig mo sabihin, ganun kalaki na ang ulit? Revenge. Oh. Ito yung nahuli pa lang. Mm-hmm. At yung iba dyan, kaya nung nahuli sa Pampanga, coming from Subic. Sabi okay. Ni sa Pampanga, Mexico? Sabi ni Secretary Remulla, ano yan? It was an activity that started 2 years ago during the Duterte administration. Mm-hmm. Yung surveillance sila for about 2 years. Yung sistema na yun. Yung investigation na yan. Kasi may sistema na yan eh. Ang sinasabi nga nila, may mga trademark. Mm-hmm. Kung galing sa ganitong country, ito yung ginagawa nila. Kung galing so sa ganito. May SOP bawat grupo. Grabe ah. Sunod-sunod, August, September, October. Mm-hmm. Noong Agusto po, dyan sa Mabalacat, Pampanga, 200 mm-hmm. kilos. Mm-hmm. Noon namang September 24, dyan sa Mexico, kung tawagin namin yung mga kamumpangan. 560 kilos.
Noon namang yun nasa beef jerky. Mm. Jerky. Oh, jerky? Napaka-imaginative. Jerky. Oh. Ah, talaga. Imported jerky beef daw. Mm. Yung pala shabu. Mm. 320 kilos nitong nakaraang linggo lang. Para rin yun, i-throw off yung mga dogs. Yung mga okay. Aso. Ah, ganun. Bumps, sniffing, drug sniffing dogs. Oo. Etong magmula daw noon, mahigit sa isang toneladang droga. Tonelada na pinag-uusapan. Oh, yeah. Ang street value, 30 billion pesos. Now, what do we make of this? Yung ganitong ka-huge... Yun na nga eh, ang lakas na loob na nila. Nila. Ito pa lang yung nauhuli. Is the market really growing? Talaga bang lucrative na naman uli ba ang drug I think so. Yeah, and then ang balita kasi, nangalahati na, mahigit sa nangalahati na ang presyo ng droga sa kalsada. So, magdarating na naman yung drug addict. Ito ang nakakatakot po. Barangay election na naman. Mm. Okay. Okay. Anong kinalaman yan? Pag drugs at barangay election? Edi, tayo? Drug money na nagpapatakot. Oo, drug money. Malakas ang drug money. Drug sa politics election. Na tayo. Okay. Kasi yung mga sindikato, kailangan hawak nila yung mga barangay. Chairman. Yes. Doon papasok eh. Oo. Doon ang distribution operation eh. Baka kaya nagkaroon ng malaking mga shipment before the barangay election para kumita, para matustusan yung mga barangay. Kasama na yun. Sinabi na yan ng narco politics na tayo. Mm-hmm. Na pag-alam na yan. Nakapanlulubo naman yan. I mean, look, if you do the math, so dumadami yung traffic ng drugs, tapos ini-equate po sa barangay election. So, what you're saying, maraming madumi, maraming dirty politicians out there, sa local level. I'm not saying that, that's a fact. I'm not saying that as if it's my opinion. Yeah. No, it's a fact. I'm an optimist. I believe na mas marami pa rin tayong magigiting na lahat. Marami yun. Marami local level. Marami pa rin yun. Marami pa rin yun. Pero meron din gago. Majority. Ano nakakatakot doon. Majority pa rin yung Pero you need one. Pag nahawakan ng narco, yung narco politics, yung mga barangay, lalong lalala ang drug problems. Katakot naman yan. Are we doing anything, something, whatever? Well, panayang checkpoints ngayon, nakikita ko. Sa kasama na kasi pati yung COMELEC checkpoint. Yun na nga yung sinyalis eh. Kasi nakita na nila, pagpapadrating ang eleksyon, na medyo nagwawala ang drug shipment. Well, eleksyon at saka yung mga iba pa. Kasi revenge nga eh. Maraming, revenge ba? Revenge shipment. Yung mga gumagamit, revenge use din. Gaya nga sinabi ko, pag nag-revenge ka naman ng sobrang gamit, ikamamatay mo yan, ma-overdose ka niya. Ka, pero we're talking about the syndicate. The syndicate. We're not talking about the business users. Itself. Bumabawi yung mga yan ba SME ba yan? Hindi, ano? No, malalakihan. Parang malalakihan. Malalakihan yan. Di ba na-link na nga sa Mexican drug cartel yung shipment ng drugs dito sa atin? Yes. Na-link na yan. Well, recently lang, napag-alaman nila na doon nang gagaling ang shipment. Okay? Hindi na sa Asia. So, ano na tayo? End user na. Okay. Dati, yung mga drugs dito sa atin, transshipment. Transshipment tayo. Oo. Eh kung galing na doon sa Mexico mismo, pumunta rito, end user na tayo dyan. Okay. Nawala kasi matapot pati dyan. Yung mga laboratories eh. Okay. Dito may sa atin. May mga laboratories dati. Dito. Tapos, merong nakita din dyan sa MICP. Yung mahigit 2 bilyon piso daw po. Large shipment sa MICP dyan sa Tondo. Okay? Bukod pa yan yung doon sa Pampanga at saka sa Subic. Dito sa Manila mismo, napakalaki. Mabuti na lang kamo nahuhuli. Paano yung mga hindi nahuhuli kaya? Ano kaya ang... Paano kayang... We have to congratulate our law enforcement. Nahuhuli nila yan. I'm sure yan ay talagang based on, yung talagang anchored on matikas sa pagmamanman, intel, lot of hard work goes into that. Pati pakikipag-usap sa mga international... Yung coordination. Ang report po ng Bureau of Customs, yung shipment na yan na nasa Manila International Container Port.
Eh yan yung mismo yung galing sa Mexico. Hindi Pampanga, Mexico. Mexico, Mexico. Mexico. Kung saan galing yung mga logistika integral, saan galing yung mga ano, yung mga sikaryo. Ayun. Yan, tama. Sila Benicio del Toro. Yan, yan. Sikaryo. Sikaryo. Yan yung sa MI. Dumating daw to noong Pebrero pa. Pero kamakailan lang nila nakumpiska. Arrived 24. Pero na-seal yung container kung saan nandoon yung mga Cebu. Tapos, nangyari daw ito dahil nagkaroon ng tip. Nagkaroon ng tip. And therefore, binantayan nila, na-seal yung container as early as Feb. February pa. Oo, no, isang linggo lang nabuksan at nakita nga ang Shabu. Okay? Sino kaya nakapag-tip nito? Palagay ko galing sa US. Feb. Unlike sibuya sa yung Shabu, yung shelf life niya matagal-tagal yan. Kahit ano na nasa... Years yan. It can kahit be na nasa container. Ha? Yeah. Hindi gaya yung mga kunyon ano ngayon eh, umiiyak eh. Ah, yung mga basics. Vegetables lalo na, siyempre. Pero ito, pwedeng tumagal. Eh, yan hong Shabu smuggling. Okay, hindi pwedeng... kasi lahat ng Shabu sa laging smuggling. Yeah. Ni technical or what, hindi outright smuggling. Yan yung sinasabi, swing. Walang dokumento yan. Okay, papalusutin mo na lang as, yun na nga, beef jerky. Yung mga ganun, iba-iba. Iba-iba. Yeah. Oo. Na paraan. Mahirap hulihin. Yeah. Diba? Kasi lahat ba ng container, ma-i-inspection ako. Intel yan mula sa international nga. Yun na nga, kasama kaya may intel. Ano, kasama na yun. DEA, mga ganun. No? Eh, kasi kung malaking mga shipment na mahuhuli mo, at least masasaktan mo yung bulsa. Oo. Doon sindikato. So, pag pinag-uusapan niyang bulsa, kailangan pag-usapan din ng Anti-Money Laundering Council. Maghihininga naman ng ganyan. Kung paano ba, ma'am? Meron nun, ha? Ano, ha? Meron pala. Meron nun, ha? Diyan ho sila masasaktan, eh. Kapag nakukuhanan nyo ng pera, diyan sila masasaktan. And therefore... Kayang i-freeze. Oo. Ano na nga ba nangyari sa ating Anti-Money Laundering Council? Meron na nga ba nangyayari? Meron. Nang problema tayo. Ayun na nangyayari. May problema. Okay. Very good. Very good. Kasi iba-iba yung kanilang mga naibibigay na impormasyon. Hindi ho pwedeng hindi dumaan sa money laundering ang pera ng droga. Eh. Sa system. Hindi pwede. Paano mo magiging legitimate yung kahon-kahon na kasi-kasi? Eh, billion-billion ang pinag-usapan dito. 30 billion pesos worth. Yun yung nahuli. Yan din pumapasok yung tungkol sa sistema na ang gamit ay itong bulok nating IT system. Bulok? Oh, bulok eh. Pero, nakaka-ano sila. Ayun, kaya hindi pala makahuli ang anti-money laundering. Dahil bulok ang ating ITs. Internet. Internet, lahat, etc. Gamit yan. Cryptocurrency, kung ano-ano. Yeah. Paraan na ginagawa nila. Eh, yung smuggling ho, bukod sa droga, eh matindi ang smuggling ng agriculture. Okay, sabi ng presidente, yan daw ho, i-report daw yung mga agri-smuggling sa authorities. Ang problema, Mr. President, di naman namin alam kung sino yung mga nag-i-smuggle. Eh. Yeah, how would ordinary citizens know that? But nevertheless, the president urged the public, kung may alam kayo, i-report nyo. Sige na. Pwede naman. Smuggling and hoarding. Huwag kayo matatakot. Yun ang ibig niya sabihin. In other words, ano, dalas-dalasan nyo yung pagmamarites ninyo. Ah, ganun. Ah, yeah. Marites. Sa community. Encourage. Encourage that. Yung mga, uy, itong si ganito, bagong bahay. Uy, ganyan. Matipan man lang yung mga keep. Ganito ang nangyayari, no? Halimbawa, merong nakakaalam ng smuggler. Natatakot yan dahil alam nila, sindikato.
ang kalaban. Yes. Okay. Yun ang sinasabi ng Pangulo. Kahit sindikato yan, hindi, walang laban yan. Mm-hmm. Kung buong publiko ang kanilang sa kampanya. Correct. Halimbawa na lang, ito naman ay walang talagang noticeable means of livelihood or something. Bigla nagkaroon ng Ferrari. Ferrari? Diba? So, baka naman taga Department of Health. O kaya lifestyle. Hindi. Relo kaya. Relo. Oh, yan. O kaya Audemars Piguet. Nagyabang. Diba? Araw-araw nagpa-party. E, mga ganong klase. O kaya yung anak niya, biglang nalaman mo. Diba? Ang tindi nito. The classic dictum is do not splash in the tub. Pag ganyan. Ay, hindi nangyayari yun. Lalo na sa panahon ng online ngayon. Parang against human nature. Oo. Pag nagka-pera ka, gusto mo. Gusto mo pakita dapat eh. Dapat nga. Oo, display eh. Kung konti lang yun. Kung konti lang yung hindi nag-splash. Tamo si Chot. Sana pa lang mo nananalo eh. You can splash all your way to the back. To the bathroom. Ang nakakatakot kasi dyan sa smuggling na yan. Pinapatay yung local eh. Kaya sinasabi ng presidente, pero ito para sa akin, Trixie, di ba? Mm-hmm. Nireport natin, sa Senate at sa House, may mga bills gusto pataasin o pabigatin ang parusa ng smuggling of agricultural goods. Okay. Sa akin, kung gusto ng presidente na i-report, kung may alam ka, dapat magbigay ng pabuya at ilagay sa batas. Incentives. Yes. Kesa council yung, you will create a council to fight smuggling. Lagyan po ng ganong klase sistema. Yeah. Diba? Mm-hmm. Na automatic, merong pabuya. Talaga mapalagay ko, unti-unti, mahuhuli yung mga yan. Sa customs, customs at saka BIR, merong ganun. Meron na. Built-in. Built-in. Ang problema lang, yung pagbibigay ng pabuya na yun, nagkakaroon ng protocol na hindi mo maintindihan. Anong klase? Paano isabihin yung protocol? Proseso? Ano sabihin mo na? Yung proseso. Ano ba? Ang protocol ba? Parang pampatalino rin yan? O... May kasamang ganon. Hindi, ganon. Pampatalino ka rin. Tatlong, okay. Ano yan? Tatlong klase yung pampa. Pampa. Okay. Pampa. Pampabulag. Pampatalino. Ayan. Pampatahimik. Pampatahimik. Oo. Ayan. Walang mangyayari sa... walang mangyayari sa campaign naging... Ito nga yun ang problema nga natin, yung ganong klase, nagkaroon ng kulturang ganon eh. Pagkatapos, I understand, magkaiba pati yung incentive system sa BIR at saka sa customs. Magkaiba? Magkaiba. E baka yun ang kailangan tignan ng mga batas ng anti-smuggling law na ginagawa ngayon. Okay. Yung malala na ho kasi talaga to smuggling na. Malaking bagay yung incentive. Penalty ang tinitingnan. Kaya nga penalty ang tinitingnan. Incentive ba mas malakas. Sabi mo nga pag tinaas mo penalty baka lalong walang mahuli. Lalong walang mahuhuli. Sige noong nangyari na yan sa totoong buhay. Sige noong Raul Montemayor, ang national manager ng Freedom of Free Farmers. Okay. Sabi niya dapat more of prevention rather than harsher penalties. Mm-hmm. So, for example, sabi niya yan? For example, inspection. Nakikinig ba ng karambola yan si Raul? Hindi, teka muna. Inspections, independent entity checking cargos for weight contents, value. Hard work talaga. Police work eh. Do the hard work. Diba? Police work. Ganon. Rather than penalties. Ang daming pampa. In other words, pati yung mga, bigyan mo ng, yung mga enforcers. Okay. Lahat yung mga nandi dyan na mayroong dikit dyan sa sistema na yan. Kasi alam mo naman yung ruta eh. Okay. Alam mo yung ruta na smuggling na yan eh. Di ba? Unang-una. Alam ba kung sino-sino eh. Unang-una, kung talagang ililegal mo kunyari, meron ka muna ng import permit. Doon magsisimula yan. May formula eh. Kung gusto naman outright, meron din yung outright. Yan. Yung outright, ang kausap mo na doon, yung mga enforcers na mismo. Aha. Ngayon, kailangan din ho ng tulong
sa ibang bayan. Mm-hmm. We have to, yung DFA, eh, kailangan asikasuhin din niya kasi malaki na ang problema to eh. Mm. Dapat makialam na rin ng DFA dahil yung pinanggagalingan ng mga smuggled goods doon sa bayan na yon, kailangan makausap din yon. Kagaya nito nangyari sa Cebu, malamang to ang sinasabi, naririnig natin. May mga tip nang gagaling sa ibang bayan at tinutulungan na tayo. Baka pwede na tayo humingi ng tulong din dito dahil malala na eh. Di ba? Lahat na lang eh iniismagil si Bulyas. Tumutulong din yung mga ibang bayan. Lalo na at saka yung international agencies. Mm-hmm. At tulong yan yung tungkol dun sa, di ba? Okay. Ang, for a long, long time, nagkakaroon ng comparison, UNCTAD. UNCTAD. UNCTAD, oh. Kinukumpara. Ito yung nanggaling na halimbawa si Buyas galing sa China, halimbawa. Pagdating dito, magkaiba na yung figures. Ayan. Ang lumabas coming from China going to the Philippines dapat, halimbawa, malaki. 100. Oh. 100 tons. Pagdating dito, ang lumabas, 80 lang. May 20 na wala. Alam nyo, like yung bill of lading na yan. Yung bill of, importante yun. Bill of lading, yan yung dokumento. It's a very important document. Up to now, in this age, digital and everything we're talking about, yan po ang kaisa-isang transaksyon na papel pa rin. Hanggang ngayon, yung bill of lading. So, they're trying to make an effort na gawin digital yan. Pag digital yan, ang hirap i-fake. Ang hirap, kamukha na sinasabi ni Parin Jonat, galing doon sa kabila, 100 tons. Halimbawa. Pagdating dito, 20 na lang. O 10 na lang. O ganun. O kaya nagdagdag ng zero. Kasi yung bill of lading, at saka madaling mawala yan. Ay, nako. Yan ang pinakamadali. Diba? Papel yan eh. Eh, pero kung electronic yan, ang problema po, the whole world does not recognize. Why? Kasi, attorney, ang legal system ng not, bill of lading, hindi pa angkop sa digital. Yes, yes. What do you mean? Hindi pa lumalabas. Hindi pa nakaano sa digital. Ang mga legal system, like England, lang England nagbago na ngayon. Ang England, pinakamagaling yan sa pagdating sa mga ganyan. Ini-insure yan and everything. Kasi may insurance yan lahat. Ano, eh. At lahat sila asa sa papel. Mm. Yung papel niya, ilang beses naglilipat-lipat yan. Kasi for evidence. And so, along the way, sabi ni Parin Jonat, baka nagkaka-magic dyan. Oo, oh, kaka-magic yan. Yan, the sacred po dapat yung bill of lading. Kasi ang daming involved dun sa bill. Negotiable instrument yan. It's a banko. Oo, oh, yan. Banko. Customs. Oh, mag-ano ka? Mag, halimbawa, may LC. Okay. Ipapakita mo yan. Letter of credit po. Letter of credit. Ipapakita mo. Yun yung bill of lading, bibigay mo sa banko. Banko. Yung banko, bibigyan ka ng credit line. Oo. At siya mismo magbabayad dun sa banko ng seller. Yes. Ganun yan. Hindi pwedeng kayong dalawa, buyer and seller, kayo magne-negotiate. Through the system kayo dyan. Oo. Kailangan ng banking system. Yan. Yan. At ang umiiral dyan, yung papel lang. Papel lang. Bill of lading. Eh, gano'n ba ka... Sa recto nga, ang daling i-fake niya. Diba? Kayang-kaya yung bill of lading na yan. Sa recto. Paano ka nakapag... Yung mga iba sinatiyan... Nagbabago yung bill of lading pagdating dito. Paano ka nakapag-ship? Pero lulamutaki na kunwari, tapos kunwari luma. Pausukan mo, pausukan mo. Marami kasing opportunities no, na i-upgrade yung ano, sa BOC. Halimbawa, pati yung trackers ng mga tako. Para alam niyo pagpadating na at saan siya nagdadak. So may sharing naman yan with other jurisdictions, pati yung mga customs all over the world. Okay. Ginagawa na nila yon. Tayo medyo na delay. Bakit kaya? Actually, hindi medyo na delay, delayed na delayed pa yan. Alam mo, medyo, alam mo kung bakit? Bakit kaya? Natagal na niyan. To think na ano, mayroong an annual basis, mayroong budget for IT. Ang yung mga, every year. Pero ang balita ko, World Bank nagbigay nga ng ano ng loan for that. It is in the courts. Yung banatan. Kasi nagbidding. Tapos yung natalong bidder, binanatan yung... Ayan na naman tayo sa ganyan, mga natalong bidder. Which also has something to do with the procurement process. Isipin mo, ano pinatagal?
Oo. Nandun na. Wala na yun. Kasi rin, alam mo, maraming entrenched na talaga doon. Na talagang since we're talking about the past 10-15 years have been ano talaga blocking efforts to para yung customs maging total. Ang ibig mo sabihin para inuna nila yung hardware, inuna nila yung ano. Ibig mo sabihin computer. Parang basketball yan na maraming mga ano. Ano? At kila ay, gaya rin sa hoarding at mag, kilala nila kung sino yung mga kilala. Na, tapos, alam nyo, bakit importante yan sa pagkakilala na yan? Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang ating self-sufficiency ratio ay bumagsak na ang laki ng binagsak. Ibig sabihin, mas maraming importation and therefore opportunity for smuggling. Okay, magbabalik ang karambola ang oras natin, 8:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola! Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa himpilan. Conrad Banal, Jonathan de la Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Anong good news? Ang BIR nag-announce na hindi na sila hihingi ng resibo o hindi na nire-require magbigay ng resibo yung mga nagbebenta ng agricultural goods provided that their earnings within a year are less than a million. Oh, dati ba may requirement yan? Lahat. Basta paano namang makakapag-resibo yung mga gano'n? Diyos. Eh talaga hindi. Sige, wala na yun. Wala susunod dyan. Semi-good news na lang siya. Well, anyway, ngayon, legit na. Legit na. Hindi na sila basta-basta hingan ng pag-issue na resibo. Hindi na sila. Hindi nyo na kailang kumuha ng accountant. Ayan. Yung small farmers, yung mga nagtitinda ng sibuyas dyan. Konting harvest ng talong dyan. Mag-i-issue pa ng resibo. Mm-hmm. Hindi na raw gano'n. Malaking bagay pa yan. Malaking bagay. Mm-hmm. Well, as I was saying, tungkol sa rice sufficiency po, 77% na lang tayo ng rice sufficiency. Ibig sabihin, 23% ng ating kinakain kailangan imported. Mm-hmm. Dati ho, less than 20% yan. Mm-hmm. So, bumaba ang ating self-sufficiency ratio. Ang sabi ng President ng Philippine Chamber of Agriculture and Food, Danilo Fausto, nakakabahala daw ho yan. Kasi, ang sabi niya, gustong-gusto nga nating mag-increase ang our production. Tapos ganyan na mababalitaan natin yan. Naku, lalo lalakas ang loob ng mga importers niyan. Sasabihin nila... self-sufficiency, ang baba na, sabi niya. Ngayon naman ho, ang sinisisi naman ni Yusek Leo S. Sebastian. Hindi po sugar yun. Leo S. Sebastian. Hindi ko lang alam kung ano yung S, pero hindi sugar. Definitely hindi. Definitely hindi sugar. Sugar. Definitely hindi. Yusek po. Ang sinisisi niya, yun daw formula ng Philippine Statistics Authority. May formula lang ang mali rito. Hindi na bumabagsak ang ating production. Ang may kasalanan, yung computation ng formula, hindi po yung kung ano yung nangyayari sa totoong mundo na bumabagsak ang ating production. As a percentage of what we consume. Okay. Ang ibig ba ninyo sabihin, hindi man lang kayo nag-usap tungkol dyan sa mga formulasyon niya? From the very start, you mean to tell me years ago, When you had all the time na okay naman tayo, walang yung tungkol doon sa issue ng self-sufficiency, wala kayong angal tungkol doon sa formula. Ngayon, nag-angal na kayo tungkol sa formula ngayon. Formula ang may mali daw. Sabi ni... Target 2027, self-sufficiency na tayo. Ha? So, back to the drawing board yan. Ganun naman. Ang sinusunod daw kasi nitong PSA na formula, yung sinusunod abroad. Oh, okay. Karamihan.
Eh, ano ba dapat? Ano ba dapat na sundin na to? Mm-hmm. Ah. And the question goes back to that ano eh, issue eh. Ibig mo sabihin, nung hindi nagsalita ang PSA tungkol sa problema ng self-sufficiency, okay tayo? Oh, ngayon, they were using the same formula. Uh-huh. Yan from formula ng PSA yan, galing sa Food Agriculture Organization. Mm-hmm. Yan ang kanilang formula ginagamit. Mm. So, mali daw yung formula, sabi ni Yusek Sebastian. Anong tamang formula, boss? Hindi naman yung sinabi. Basta mali. Basta mali. Eh, yan nga, eh, bakit natin isosolve ang problema? By way of... na kulang ang ating production. Eh, babaguhin lang natin yung formula. Recomputation. Ay, yung ba tawag doon? Recomputation. Yes. Diba? Ayan. O kaya, panibagong pag-appreciate na. Now, pareho lang yung numero. Ayan. Pero we have to appreciate it in a different way. Para bang yung ating unemployment and underemployment. Yes, yes. Minamagic sa pamamagitan ng definition. Oh, redefine. Yeah, redefine. Diba? Pag redefine. Sasabihin mo, mababa yung, 4 lang ang ating ano eh. Mm-hmm. Unemployment. Yes. Ang full employment sa in economic theory okay. is 3. Mm. So ang ating intindihin natin 1-1 lang. Well, intindihin natin. Sobrang galing ba ng economy natin? Ang daming ano, may trabaho. 1% lang yung unemployment. Just a fresh appreciation of the numbers. Hindi kasi ganito natin i-define. Para lang si Coach Chot yan, one step backward. Pag hindi ka naghahanap ng trabaho, wala kang trabaho, hindi ka naghahanap ng trabaho, hindi ka unemployed. Hindi ka kasama sa workforce. Hindi ka naghahanap eh. So, ang definition natin yan, depende sa workforce. Yan. Tapos yung underemployed, nagugas ka ng pinggan. Pinakain ka na nanay mo, nagugas ka ng pinggan. Tumulong ka sa... Employed ka, no? Tumulong ka sa bukid. Yan. Tumulong ka sa bukid. Nag-ano ka doon. O kaya, yun itong sinasabi ni Paring Conrad, wala kang pamasahe para maghanap ng trabaho. Hindi ka naghahanap ng trabaho. Hindi ka naghahanap ng trabaho, wala kang pamasahe. Mahirap yun. Grabe. Para bang yung bigas, para bumaba daw ang inflation, okay. Ang gagawin dapat, ibaba yung weight. Ang weight, ang bigas kasi napakalaki ng weight. Mm-hmm. Sa inflation. Sa food basket. Yes. No? Yan po yung mga items na kinuwekwenta, ang pagtaas, pagbaba ng presyo, na nailalagay doon sa Consumer Price Index na sinasabi, CPI. Mm. Yung CPI na yon yung po, malaking basihan ng inflation. Mm-hmm. So, para bumaba yung inflation, gagawin nila, bababaan na lang nila yung timbang ng kanin doon sa CPI. Oo. Therefore, bababa naman ang inflation. Kasi ang inflation nanggagaling sa rice price. Eh. Diba? So, you solve a real problem in the world na walang makain ng mga tao. By manipulating the statistics. There's another word di for ba that. Inflation? There's another word for that. Gaslighting. Ah, ganun ba tao? Oh, mga tipo, ano, ito yung stats, kukunti ang pagkain gutom ng mga tao. Sasabihin mo, hindi kayo gutom. Ito ang kasi stats mali eh. Yung numbers. Ito yung ang numbers. Stats, eh. Oh, ito stats. You have to appreciate it in a different way. So babaguhin daw ang standard ng computation. So hindi na ayuda pala ang sagot sa lahat ng kahirapan. Statistics. Pareho. Statistics yung ayuda. hindi kayo gutom. Actually, nagda-diet kayo. Sa totoo lang, ha? Yan. So, pag sinabi na ano, nagugutom ang mga tao, hindi kayo nagugutom. Hindi nyo lang na-appreciate yung statistics. Yan. Pero, kahit hindi kayo nagugutom, ito ayuda. Galing. Kamusta kaya yung comms? Eh, meron daw in-interview, Ateneo de Manila Economist. Mm. Kapag ang ating self-sufficiency bumababa, okay. Eh, it is fair for the country to consider importing the rest of the needs. And how else can we do that? Kailangan mo ba? Napaka-bright naman ng observation na yun. So, mga tiga-Ateneo na ito, mga galing to. That you should have been warned. Wala sa Ateneo. Ang self-sufficiency ratio daw bumababa, it is fair.
daw to consider importation. As a result. How else can we feed ourselves? Yeah, diba? Yan. Since magugutom na ito rin tayo. Ito kaya nag-fantang like, studying yan, ano? De, pero ganito yung totoo okay, point okay, niya. Sige. Ayaw daw niya ng situation na mas malaki pa yung cost to try to be self-sufficient. Mm-hmm. Kung yan daw, 77% is the best we can do, well and good. Well, let's just import. Kasi like baka to reach self-sufficiency, it's like a really sobrang, bad joke. Sobrang lakas ng gagastusin. Pero may sagot din po dyan ng another economist. Atenista. Yeah. Sabi po ni dating Agri Secretary. Leonie Montemayor. Okay. Aba, yung self-sufficiency, hindi lamang yan sa gastos o cost. Correct. Hindi po. Kasama yan sa security. Yun. Ayan. Isiksik nyo sa utak yan, sa utak nyo yan, na nagsasabing, kapag magastos, maging self-sufficiency, mag-import na lang tayo. Mm. Ang problema ho dyan sa security, macroeconomics yan eh. Ibig sabihin niya, pag nagkagulo, wala tayong kakainin. Mm. O ngayon nga, nag-ban ng export on India. Di nagkahirapan ng naghagilapan tayo ngayon kung saan ng bigas. Tapos nagtaasan ng presyo. Yan ho ang sagot ni Leonie Montemayor. At misa naman to si Leonie, hindi ko rin maintindihan. Masyadong prangka eh. Kapareho ka na ng kapatid mo, si Ray. Sobrang prangka ka eh. Ibig mo sabihin, tatanga-tanga yung nagsabi noon. Masyado ka namang honest. Oh, masyado honest. Hindi uso. Hindi, binago lang niya yung statement. Mm. We are not talking about self-sufficiency. Mm. We are talking about food security. Yeah. Sabi po ni Leo S. Sebastian, kailangan daw 24 million metric tons ang palay ang ating ma-produce. Kala ko sugar. Sige, Para kasi 24 million metric tons of palay. Okay. Ibig sabihin yan, 15... To feed ourselves, you mean? Mga 16 million metric tons of rice. Rice. Kasi 64%, 65% lang ang recovery natin. Okay. Oh, now you're using statistics. Kasi ano ba yung statistics? Ano ko? Hindi, ang ayaw lang niya yung formula. Formula. Oh, yeah. Okay. Hindi yung statistics. Okay, naintindihan ko. Naintindihan mo na yun, Brad. Ang ibig sabihin niyan, if it suits him, he will use it. Ang programa po kasi ng presidente, I don't know why they're saying na kailangan na mag-import na lang tayo. Ang presidente mismo, sinasabi niya, gusto niya maging self-sufficient tayo. That because of food security. Food security. You know, the world is changing. You have climate change and all of that. You have geopolitics. Umaasta tayong gigirahin natin ng China. Pagkatapos, wala tayong pagkain. Walang army ho. Walang army na nag-survive ng gera na wala kinakain. Hindi. Ang sasabihin nila dyan, precisely kaya dinidefend natin yung ating waters dahil self-sufficiency sa isda. What? It could happen. I mean, I'm surprised they aren't saying that. Self-sufficiency sa isda. Meron ako diniscuss dyan nung kasalukuyan nag-good. Kasi nag-i-import tayo. Nung kasalukuyan nag-good time ka sa Baguio. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Diniscuss namin yan. Kasi yung ating mga corals, nagkakanda sira-sira. Akala natin dati, dynamite fishing o yung muro, hindi. The biggest, according to marine biology, there was a study, the biggest factor now is sediment. Sedimentation. Na nanggagaling sa too much construction in the land. It goes to the sea at nagiging sediment yan, namamatay po yung coral. Ayan. So, ano ba ang batas natin? There ought to be a law. Nasesemento yung mga corals doon. Halimbawa, may ginawang kalsada malapit sa dagat. Yung mga lupa na hinukay doon, tatapon sa dagat, di patay yung coral. Kahit ba
kahit lang sa pampang mo mo nilagay eh. Mm. Siyempre maaawat din yun. Yan, tapos mapupunta doon sa mga koral. Yan po ang malaking problema natin. Kasi dati, in addition to, di ba, na-limit nga natin actually yung dynamite fishing. Nawala kasi na nga kasi it was eh. So... wala na raw. Maraming galit kasi dun sa... Binabantayan din ng mga taong bayan. Yung trawlers din. That's why, di ba, pinoprotect natin yung municipal waters natin. From kasi yung ano, yung mga trawlers... nakakayod nila yung coral. Pag nakayod yung coral, wala nang isda kasi yun ang breeding ground. So ngayon, meron pang sedimentation. Yun ang mas malaki daw ngayon. Lumalabas. So, kailangan po yung ating DNR secretary maging most traveled para alamin niya kung ano scientific solution dito. Mm-hmm. Yeah. May scientific basis ba yung sedimentation na yan? Pinag-aralan na po ng mga marine biologists. Ah, hindi. There has to be another panel. Ayan! But you know, that may be too much. That will be made up of the same marine biology. That will be too big for her, bro. Dahil makakalaban mo naman dyan, mga real estate companies, construction industry. So, sa totoo lang, this is one of those reasons kung bakit meron tayong mga protected areas. Yeah. At saka, pinoprotect natin. So, self-sufficiency in fish. Yeah, eh, paano mangyayari yun kung nasisira ang coral? Pag nasisira ang coral, aarangkada din tayo. So, ang kailangan mo yung, ano bang tawag doon? Yung may tinatanim tayo doon sa... Mangrove. Bakawan. Bakawan. Yun ang nawala sa isip ko. Bakawan. Well, iba yung bakawan sa shore yan eh. Yung coral mismo, sa dagat mismo yan. In addition to, maglalagay ka din, magagawa kayo ng artificial na coral reef. Meron kaming project na ganyan sa Rotary Club Makati Das Marinas. Nagbabagsak kami. Pero ito organic. Made of coconut, coco peat, mga ganon. Yes. Hindi ano, hindi yung... Cemento. Hindi tires. Hindi, tires. Dati tires. Hindi eh. Ito, in 1 year, makakakita ka na, may mga kumakabit na coral. Yung larvae po kasi, yung coral, ano yan eh, animal. So, may larvae yan. Naghahanap yung nakakapitan. Pagkatapos, pag nakakapit na siya, doon na siya tutubo lalaki. Magiging coral yun. Hindi pwedeng kapitan yung sedimentation. Hindi po. Hindi ba? At saka sisirain pa yung existing. So, natututukan natin yung dagat natin. Oo. Hindi yung mga tipong, ayan, naubos na yung ano oil spill. Kasi pinabayaan na natin. Hindi pwede kasi mag-oil spill ng mabilis. Yun yung naging strategy dito sa ano. Hindi ko binibitiwan yung issue, ha. Andun pa rin yun. So, problema, ang sinasabi nila, what they did was, tinabunan yung leaks, yung detectable leaks, 14 ang detectable leaks nung una. Okay. Natabunan nila yung 12 with sandbags. Well, what does that do? It doesn't stop the leak. It just makes the leaks slower. So, lalabas at lalabas yun eh. There's no way. Para rin ma... Dapat yung sinisipsip. Dapat si... Matagal na sinasabi natin na sipsipin yun eh. Actually, hindi nga nila napapalutang yung barko eh. Pwede. Ang ginagawa kasi, puro sipsip kayo kay BBM eh. Aray ko. Kasi sinisipsip niya eh. Hindi lang isang... So ngayon, ang sinasabi nila, ubus na daw yung... Alin na ubus na? Tawa ka ng tawa eh. Ubus na yung oil sa tanker. Ayun. So, kasi lumabas na lahat. And therefore, it's a success. Halak na ang rehabilitation period kasi ng mga ng areas dito for fishing later on ay humahaba. Siyempre, the more oil there is there. Okay. So, ang sakit there's lang enough, isipin. There's enough pork daw po. Until the first quarter of next year. There's enough pork. Sorry. Sige, tigod na daos ko muna yung tawa ko. There's enough pork. Seriously. I'm not joking. It's not a joke. Yeah. There's enough pork. Galing kanina yan. Kay Yusek Sebastian pa rin. Hindi, sa DA. DA okay, na. Okay. Kasi nagkakaroon na ng ano, itong... Kanina. Kasi may lobby po sila to extend the low tariff on pork. Kasi hanggang December lang yan eh. So hanggang, kunwari good news, there's enough pork until the first quarter.
For importation. Hindi, tsaka ano yan? Until the for first Christmas, quarter lang. Kaya tumatawa to eh. Afterwards. After that, we don't know. Yun ang ibig sabihin. No? Kaya sa tumatawa eh. Tarang, iba talaga yung appreciation. No? You can say it as good news. Uy, we have enough pork until the first quarter. Or you can say it in a realistic way na after first quarter next tapos year, wala tayo. Kailan mag-import so, na tayo? No? Kailangan i-extend yung low tariff. Kasi, oh my God. From 40%. Sinabi yan ni ano? Huge sinabi. Volume. Sinabi yan ni Sek Jok. There are many ways of doing it. Naman, ano sabi ni Jok? Kaya nag-start siya with, ano, pwede na natin i-lift yung price cap sa bigas. Yan. Kasi harvest season na. Tama naman, marami nang... Tama rin. And in fact, it worked. Uy! Yan! Ibang usapan na yan, nag-work yan. Kasi daw, natigil yung mga smugglers. Palain mo. Natigil yung smuggler. Ano, na-mitigate daw yung... Kasi nagkaroon ng price control. Paano, asan ang connection? Price control, wag na tayo mag-smuggle. Natigil, ang hindi alam. Diba, dapat nga lalo ka mag-smuggle eh. Hindi. Para you can still sell. Natigil yung smuggling kasi nag 1.5 months na nag-price control. Kasi yung i-smuggle nila nandito na. Pero hindi mo muna ilalabas. Hindi mo muna ilalabas. Nag-price control eh. Kasi hinord yung mga smuggle. Grabe, no? Patong-patong. Patong-patong na ano to? In addition to which, pero hindi naman siya nahirinan nung sabi niya na ano, na wala naman masyado din effect on the general supply kasi ang na-price cap lang naman daw ay yung well-milled, dalawa lang categories kasi. Well-milled at and the others. Dalawa lang. Sabi ko, I think he might have been confused kasi on the one hand, sinasabi niyang galing-galing ng price control kasi natigil ang smuggling and all that. Pero wala naman din masyadong effect dun sa sa kasi dalawang kategorya lang ang price control. The only way to really bring down to 20 pesos, yung sinasabi ni BBM, idoble natin ang ating production. Harvest production. Okay. Which is correct. Which is possible. Paano mangyayari yan? Talagang, aggressive. Aggressive. Ayusin natin. Aggressive yung farming. Which the president has always said. Logistics at yung connection between our farmers post-harvest, and the market directly. Post-harvest. Tapos switch to hybrid. Political will yan, bro. Mangyayari. Pero ang talagang target daw niya ay 97% lang. Mm-hmm. Hindi naman 100%. Tantaya. 97 lang. Kasi yung 3%, yun yung mga special rice. Oo. Ang Boryo, yung mga... Black rice. Black rice. Ano yung India? Yung... Basmati. Jasmine. Yan mga special po yan. Ini-import natin yan. Mm-hmm. Diyan papasok dapat yung ano ni... Yun dapat. Pati yung mga... Ni... Leo. Chalex. Sebastian. Si Chalex. Arcep. Focus. Ang problema daw sa baboy, bumababa ang farm gate price. Mm. Ang mga local production, hindi naman bumababa ang presyo sa palengke. Kaya nga. Yan daw ang problema ng baboy. Kaya kailangan mag-import. Kaya yun. Nagulat ako doon. Kasi yung pressure, solution. Ang presyo daw ng baboy sa farm gate, okay, yan. Hanggang 160. Mm-hmm. 150 to 160 per kilo. Okay? Pagdating sa palengke, 400 plus. Uh-huh. Yan ang problema natin sa baboy. Meron nga ako nakita 600 plus eh. Pero ito yung special cuts, yung American ribs. Okay. Talagang mahal yun. Pero at 600 plus, dati nabibili ko lang ng 400 plus yan, talaga mabigat pa rin. Oh. Hindi ka na muna mag-spare ribs pag ganyan. Sobrang mahal yun. Hindi na muna. Ano na lang muna. Ito yung ano. Spare to gusto yung... ko lang i-address yung ano, yung mga madalas na lumilitaw sa comment section natin okay. Na sometimes by trolls, sometimes by real people.
Ito, basahin ko dun sa Facebook. Di naman daw instant masolusyonan ang problema sa agriculture. Alam ang daming kalaban din, lalo na pabayaan pa ng mga nakaraang administrasyon. Yeah. Okay. So, eh, kailan tayo magsisimula? Iyan. We have to start somewhere. The point is, it walang nag-umpisa. The point is, in-identify ni Presidente, ni roadmap na niya, kung yung mga plano para sa agrikultura. Pero nag-fail yung DA. Nag-fail through the USECs, etc. Okay. Diba? Sabi nga ni Florin, yung middle initial daw ni ano ni USEC Sebastian is S, di ba? It stands for statistics. Na statistics? Definitely not sugar. Sweet. Leo Sweet Sebastian. Ayun, sweet. Pwede. Sweet. Sweet naman talaga siya. Na-miss yung ano. Na, ang punto nga dito is, we're not expecting the president na to wake up one morning and, oh, naayos na natin lahat, di ba? Or na may sinabi siya at naayos lahat. Mm. Pero si Senator Amy na rin ang nagsabi dito, we know na yung pagtataas ng presyo ng pagkain ay may mga external factors that we cannot control. Pero meron pa rin tayong magagawa on our end. At meron tayong magagawa that will already mitigate the cost and the production. Eh, ang problema, hindi natin, lahat walang ng mga solusyon. Walang follow through, yung follow through. At saka lahat ng mga solusyon ay puro nandun sa peripherals. Hindi ko ini-small yung sa tolls. Okay yun, tama yun. Dapat ano, dapat wala nang tolls ng for farm to market roads. Wala na dapat ganyan. Pero what are we doing to increase production? Yan. Meron sinabi rito, Trixie, related diyan. Tsaka doon sa sinasabi ni Jonat. Alam naman natin yung mga rice producing region, okay? Yes. Nagsalita po yung Chamber of Agriculture and Food. Sabi nila, alam nyo, sa Visayas and Mindanao, kailangan daw dyan na mas tutok ang gobyerno dahil napakalaki ng area for rice, pero ang baba ng yield compared to the yield in Luzon. Yeah. Sinasabi niya yan. Sinasabi ni Jonah, tutokan nyo. Like, Cotabato. Mga ganun. Ilo-ilo. Leyte, mga rice producing niya. Oo. So, kailangan daw po tutukan yan. Intensified the focus! Intensified focus. Hindi, parang yung sinasabi rin ng Presidente, yung tungkol sa atang problema natin sa yung mga nagiging matatanda na yung ating coconut. Di ba sinabi niya, ang gawin natin, magmula ngayon, magtanim tayo ng nyog. At ito, 1 million. Ngayon, at saka itong gagawin natin ito, it will go beyond my administration. Makikinabang lahat. At yan, ganyan din ito ngayon. Sa rice. Umpisa na natin ngayon, kasi hindi naman mag-e-end yan, yung gagawin natin pag wala na si Presidente. In-outline na nga niya. Sabi nga nito nga, chamber . Kung yun daw, halimbawa, yung ani sa Cotabato, o kaya dyan sa Sarangani area, Bangsamoro, mga malalaki area po yan. Mapantayan lang yung ani sa Luzon. Sa Central Luzon or Isabela. Yeah. Hindi na tayo mag-i-import. Doon mismo, ayos na. Nga lang eh. Grabe yun. Uli ako lang galing sa Sarangani. Medyo parang real estate development is... is fast moving. Based on the proposition that ayaw na ng mga magsasaka. Yung mga anak nila maging magsasaka. Ayun. Magbabalik ang karambola oras natin. 9:01 ng umaga. Karambola! DWIZ.